Marso pa ng umarangkada ang pagbabakuna sa Pampanga, pero sa bayan ng San Luis, higit 1,500 pa lang sa kabuuang higit 54,000 tao ang nagpabakuna. Dahil nga dun sa mga nababalitaan nila, yung mga negative news, yung mga may adverse side effects ng vaccine. Nung nag-survey nga tayo dito sa Pampanga, talaga mababa yung gusto na nag-yes. Kanya-kanyang dahilan ng mga residente sa pag-iwas sa bakuna. Lahat kami dito kung mag-iina, hindi kami nagpapaksin. Eh, natatakot ko ako eh. Bakit? Eh, sabi nila may diferensya daw yung vaccine eh. Medyo natatakot ka dahil sa balitang mayroon namatay na sa mga ganyan. Kaya ang eksena ng lokal na pamahalaan ng San Luis para makapaghingkayat na mas marami ang magpabakuna, magpaparaffle sila ng baka. Isang baka kada buwan ang balak iparaffle ng alkalde sa lahat ng mababakunahan sa kanyang nasasakupan. Uumpisa nito sa Hulyo 2021 hanggang Hunyo 2022. Ang lahat ng eligible na magpabakuna dito sa San Luis, qualified po sila, at least one dose. Pag naka single dose pa lang sila, qualified na sila do sa raffle. Kukunin po namin sa mga ano mag-sponsor na private citizen na kababayan po namin. Hindi lang dito sa Pampanga may gimmick na paraffle. Matatandang may pakulo rin ang isang kongresista sa Las Piñas City para makapag-engganyong magpabakuna ang mga residente. House and lot, motorsiklo at pangkabuhayan showcase ang alok nila sa publiko simula ngayong Hulyo. Wala namang nakikitang masama rito ang ilang mambabatas. Para kay Senador Ping Lacson, ang pagkakataong manalo at iba pang insentibo para maakit ang maraming Pilipino na mabakunahan ay mabuting inisyatibo ng gobyerno maging ng pribadong sektor para maabot ang herd immunity. Tugon naman ni Senator Francis Tolentino, walang batas na nilabag sa naiibang diskarte para maitaas ang kamalayan sa halaga ng pagbabakuna. Sabi naman ni Senate President Vicente Soto III, hayaan na lang sila kung sa ganitong paraan anya, mahihimok ang mga taong magpabakuna. Ray Sirutao, ABS-CBN News, Pampanga.